sa pong karangalan na makapagbahagi ngayong gabi tungkol sa isang proyekto sa pagsasalin na naisa katuparan ko sa isang iginagalang na publishing company na ang forte ay mga panatikang pambatang Adarda House. Ito ay ang Agni Ilalubia ni Dora Sales o Agni and the Rain sa Ingles bilang ito ay isang relay translation. At ibabahagi ko sa inyong ilang mga tala na maaaring gumabay siguro sa atin, lalo na para sa mga walang karanasan sa pagsasaling kultural. Hindi ko sinasabi na ito ay mga batas sa pagsasaling kultural na talagang hindi mapasusubalian, ngunit ito ay nakabatay sa isang personal na karanasan na maaari siguro nating i-validate sa pamamagitan ng isang mas malawak na pananaliksik. Ang layunin ng aking panayam ngayong gabi ay una, maipaunawa ang mga critical na punto o yung tinatawag nga ni Jeremy Mundane na critical points na hinarap ko bilang taga-salin sa kultural na pagtutumbas ng panitikang pambatang Agni and the Rain ni Dora Sales. Ikalawa ay matalakay at masuri ang mga desisyong ginawa ko bilang taga-salin bilang tugon sa mga hinarap kong critical points sa kultural na pagtutumbas. Irabit ko ang mga salitang matalakay at masuri sapagkat nais kong ibahagi ito sa inyo, ngunit mainam kung magkaroon tayo ng interrogasyon kung ang desisyon ko ba ay maganda o meron kayong ibang alternatiba. At syempre maganda kung maisulat nyo ito sa ating comment section dahil ang isang pagsasalin syempre isang produktong patuloy na dumadaan sa pagpapahusay. Maaring ang isang tagasalin ay may unit na hindi natumbasan sa pinakamahusay na posibleng version nung panahong hinaharap niya ito. Ngunit makalipas ng ilang panahon ay baka may magandang alternatiba na maisip. At makapagmungkahi ng ilang prinsipyo sa pagsasali ng SL o source language na may ibang kultura sa TL o target language. Bago ko siyempre talakayin ang ilan sa mga aktual na praktika, ay nais ko munang ipakilala itong aktang pampanitikan kasi yung A Tale of Two Cities ni Ginoong Angeles ay isa ng classic. Ngunit itong panitikan na ito ay maaaring hindi pamilyar sa iba sa atin. So ang kwentong ito, palagay ko isa itong masasabi nating nobelang pambata dahil may mga kabanata at pumapaksa syempre sa isang bata na ang target readers ay mula 9 taon pataas. So at least 9-year-old. So parang juvenile literature. At sabi nga dito sa blurb, ang kwento nito ay tungkol sa isang batang nagsisentimiento. So hindi naman siya dumadaing kasi napaka-positibo ng pananaw niya sa buhay sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan. Nagsisentimiento lang siya na parang hindi daw sila sa kabila ng dami nila ng mga nakakaranas ng ilang hamon sa kanilang kabuhayan o yung mga mahihirap na mga mamamayan ay parang hindi sila na pagtutuunan ng pansin sapagkat kinakatandaan na lang nila yung mga problemang kanilang nararanasan mula pagkabata. Nagpapatuloy yung siklo mula sa kanilang mga magulang na tumandang mahirap ay naipapasa sa kanila bilang mga anak. Tatanda rin silang ganun at maipapasa nila sa susunod na henerasyon hanggang maging parang kultura na itong kahirapan sa kanilang sa paglipas ng mga henerasyon at hindi sila napapagtuunan talaga ng pansin upang maiahon sila sa kalagayang iyon. Isang bagay na sa dulo ng nobela ay sa wakas may nakakita ng kalagayan ni Agni at at mapalad siya kasi ang partikular nilang pamilya ay nahaho dito sa pamamagitan ng edukasyon. So para mabigyan tayo ng konteksto, ito ay ang setting nito, bagamat ang sumulat ay isang Portuguese, si Dora Sales. Ngunit palagay ko na isulat niya ito sa pamamagitan ng isang grant na nagpahintulot sa kanyang mag-immerse o bumabad sa India at sumulat ng isang akda tungkol sa isang tauhang nasa India. At syempre dahil ito ay sa India, ang relihiyon na namamayani dito sa akda na makikita rin natin sa kultura nila ay Hindu. So narito ang pagsamba nila sa iba't ibang Diyos, ang paniniwala kay Ganesha, etc. Ngunit ang maganda dito ay hindi sila nasa isang puristang lipunan. Sila ay nandoon geographically sa isang border na malapit na sa mga Muslim. Kaya parang kumbaga siguro ganito yung Aladdin. Kasi bagamat ito ay fictional, pag tinignan natin yung estetika ng lugar, ay naghahalo ang Muslim at ang Hindu. So makulay, etc. Siya rin ay mahirap, katulad ng aking nabanggit, katunayan sa mura niyang edad na
siyam na taon, kung di ako nagkakamali, o 12 taon ay nag-child labor na siya. Nagsimula siya magtrabaho nung siya ay 9 years old. So siya ay pumapasok sa isang laundry shop at talagang tinitiis niya yung tapang ng chemical na nakakahilam daw sa mata at talagang maghapon niya itong kinukuskos at hindi nakikita ang mga bata kasi isa tong mahabang hilera ng mga child laborers na nagkukusot sa kanilang mga planggana at nakatingin lang doon at sa loob ng 4 na oras, from let's say 8 to 12, ay hindi daw sila nakikita ng kanilang mga kapwa child laborer. Kaya masaya sila pagdating ng tanghali, alas 12, kasi lalabas sila sa laundry shop para kumain o mananghalian, magkwentuhan, at sasabihin nila na sa wakas nakita-kita na tayo. So ganun ka in a way malungkot yung kanilang kalagayan sapagkat napakalapit pero hindi nakikita kasi nakatuon sila sa pagkita ng ilang barya na iuwi nila sa kanilang tahanan. Wala din sila syempre ang access sa edukasyon. Katunayan, hindi niya alam yung konsepto ng isang eskwelahan. Hindi niya alam kung anong isang kindergarten o isang daycare center. Kaya manghang-mangha siya. Nung nakasilip siya sa isang bintana at nakita niya yung mga batang ganun ka-privilege para makapag-aral. At wala rin silang basic resources sa tahanan. Katunayan, ang tubig ay kailangan pa nilang ipila ng ilang oras bago sila makakuha ng isang timbaman lang sa bawat umaga. At ang konteksto ay hindi din nalalayo sa atin kasi ito ay isang kaso ng, ayoko sabihin broken family kasi yung kanyang pamilya, bagamat naghiwala yung kanyang, sila ay ikalawang pamilya, yung tatay niya ay may dating asawa, ngunit ang dating asawa at yung kanyang nanay ay may mabuting relasyon at naging parang magkaibigan. Hindi na banggit kung sila ba ay kasal kasi para sa mga nasa mababang antas ng lipunan ay baka ang ganitong sakramento ay isa ng luxury para sa kanila. Kaya cohabitation na lang yung kanilang ginagawa o pagtira sa iisang silong. So yan ang konteksto. Bago ko dumako sa aking praktika, syempre, gusto ko maglatag ng ilang mga teorya. Kasi kung titignan ninyo ang pagtalakay ni Ginoong Angeles, at ngayon din siguro yung pagtalakay ko, makikita nyo dito yung decision making ng isang tagasalin. Kasi sabi nga rito ni Jeremy Monday, ang isang tagasalin daw o interpreter sa kaso ng pasalitang spot o na pagsasalin ay isa daw active participant o isang aktibong kalahok sa proseso na yun ng komunikasyon sa pagitan ng manunulat at ng mga mambabasa. At ginamit niya ang salitang intervene o intervention. So inaakala siguro natin para sa mga hindi masyadong nagsasalin na ang trabaho natin bilang tagasalin ay maging isang neutral na conduit o tagapamagitan ng manunulat at ng mambabasa. At kung ano ang sinabi ng manunulat ay kailangan nating isalin ng parehong-pareho pagdating sa mga mambabasa. At kung sakali magkaroon dito ng kaibahan, halimbawa, iba yung original na salitang ginamit niya at intentionally ay iba yung ipinanumbas mo, may magre-reklamo ba na, naku, ano ka na, traditory, isa ka ng taksil na tagasalin dahil hindi naman yan talaga yung sinabi ng manunulat, bakit iniba mo? Kung titignan natin ang definition ni Monday ay yun naman talaga daw ang trabaho ng isang tagasalin. Ang trabaho niya ay maging isang kinatawan ng pinanggalingang nagsimula ang lingwahe at gayon din naman nung mga tatanggap nito. Ngunit sabi sa ikalawang pangungusap, bit-bit niya yung kanyang sariling mga background. Katulad ng ano ba yung pinanggalingan niyang sosyo-kultural. So halimbawa kung kayo isang Pilipinong tagasalin at yung isinasalin ninyo ay tekstong halimbawa ay Europeo katulad nung kay Ginoong Angeles, may dala kang bias sa iyong sarili bilang isang Pilipino. Alam mo yung mismong kalagayan ng iyong mga kababayan. Alam mo yung kung paano sila natural na magsalita, syempre. So yung mga biases na yun ay hindi mo maiiwasang ipasok sa pagtutumbas mo. Pwedeng ang pagtutumbas mo ay gawin mong mas natural. So hindi ka magiging talagang salamin ang kung ano yung eksaktong mga salitang ginamit ng original. So hindi natin masasabi talaga na may isang tagasalin na absolutely ay tapat na tapat doon sa original sapagkat maaaring bilang isang tagasalin ay hingin talaga ng pagkakataon na magdesisyon ka. Lalo na kung sa palagay mo ito yung pinakamainam, depende sa layunin kung bakit ka nagsalin in the first place. Kung palagay mo itong pagsasalin, yung pagtutumbas na ito na mas sabihin nating less formal kumpara sa wika ng original ay
makakatulong na mas maipaintindi ito dun sa target na mababasa at yung purpose mo bilang isang tagasalin, at ito yung napagkasunduan nyo noong nag-commission sa'yo na magsalin, ay gawin niyang ganun kagaan sa mga target audience, pwede mong papusyawin yung salita. So yun na yung intervention na ginagawa mo bilang tagasalin. So una, ang isang tagasalin ay tagagawa ng desisyon, at ikalawa, ang intervention na yun na ginagawa niya sa pagsasalin ay isang katanggap-tanggap at normal na proseso sa pagsasalin. Lalo pa kung titignan natin kung sino siya bilang tagasalin. Sabi nga dito, sa bawat desisyon natin sa pagtutumbas, lagi pumapasok yung intervention natin bilang tagasalin at yung ating subjetibong evaluation. So case-to-case basis yan. Yung binigay sa inyong sampling ni Ginoong Angeles na makikita nyo rin sa aking pagbabahagi mamaya, baka pwede yung tanungin, hindi ba't masyadong espesipiko yung kanyang pagtalakay? Parang nakatuon siya sa particular na mga salita? Does the truth of the particular grant the truth of the universal? So sinasabi ba niya na dahil sa mga paisa-isa niyang desisyon sa pagsasalin na iyon, ganun din yung dapat namin maging desisyon sa bawat isang salita na iyon? Wala ba siyang maibibigay na one size fits all na mga teorya na pag ikaw ay nagsali ng isang nobela at ito ang kontekstong pinanggalingan, pak-pak-pak, ito ang mga teorya na dapat nating sundan. Palagay ko ay malabo yun, sapagkat ang pagtutumba sa isang salita ay talagang may layers o may mga antas-antas o meron itong mga sapin-sapin, yun ang salitang hinahanap ko. May sapin-sapin itong konsiderasyon na dapat nating isaalang-alang. Maaring ang isang salita ay madaling mapagpasyahan sa unang tingin, pero pag isinaalang-alang na natin ang iba't ibang factors, katulad ng isa nga sa tuon ng pagtalaki ngayong araw ay yung kultura, at ang kultura isang napaka-komplikadong factor, sapagkat minsan kahit inakala mong neutral ang salitang ginamit mo, magiging insensitive pala ito sa isang particular na sektor at maaaring sila ay umalma. Kaya pati yun, isasaalang-alang mo yung oposisyon ng isang minority o ng isang maliit na pangkat na maaaring masaling ng ginawa mong desisyon sa pagsasalin. Okay? Sabi nga dito ni Munday, meron siyang inangkat na isang generic na teorya tungkol sa appraisal o yung kumbaga pagtitimbang-timbang natin sa bawat desisyon na ginagawa natin. General theory ito pero sinubukan niyang ilapat sa konteksto ng pagsasalin. Kasi sabi niya meron daw attitude, so ibig sabihin ng attitude, ito yung pagpapahalaga na tinataglay ng isang tagasalin. Kunwari ako ay isang tagasalin. Kunwari lang, no, pero hindi ako talaga ito. Halimbawa ako isang tagasalin konservatibo. So ang pagpapahalaga ko dapat kung ano yung mensahe at kung paano ko sinabi ng original. Halimbawa kayo, sinasalin ko ang nobelang barangay ni Henry Scott. So, bilang isang teacher, konservatibo ako. So, ini-imagine ko na ang librong ito, kapag ito ay naisalin ko na, ay babasahin ng mga akademiko o ng mga scholar sa kasaysayan, ng mga estudyante sa kolehiyo, let's say, o di kayo ng ibang interesadong makita kung ano ang kalagayan natin noong panahon ng mga Espanyol, gaya ng naitala ng mga eskribano o ng mga sumusulat ng kasaysayan. So, gusto ko, ang wika ko ay konserbatibo. So, yung graduation ay yung salik na nagpapatindi ng bias mo na iyon o ng attitude mo na iyon. Sa kaso ko, nagpapatindi ng aking konserbatismo sa pagsasalin ay yung katotohanan ng isa kong guro. At syempre, kapag tayo ay nagsalita, let's say sa estudyante, pili yung mga wikang pwede nating gamitin. Hindi tayo pwede maging vulgar. So, kunwari, may isang salita doon sa barangay na penile piercing. Penile piercing. Kasi, nung panahon daw na iyon, nagtatatu ang mga tao at yung paglalagay nila ng ganitong hikaw sa maselang bahagi ng kanilang katawan, o yun, nakikita ganun yung biases ko sa aking mga word choices, ay nagpapalakas ng kanilang pagkalalaki noong panahong iyon. So, kung ako ay isang konserbatibong tagasalin, kahit ginamit yung actual na yung salita na tumutukoy sa genitalia doon sa salin na iyon, ito ay dapat pong papusyawin. Ngunit syempre kung iba rin ang bias nyo, let's say kayo ay mas liberal na tagasalin, at para sa inyo dapat walang politics yung wika, dapat alisin natin yung malisya sa Filipino o sa wikang ating ginagamit, pwede rin yun naman yung igiit nyo. Pag sinabi naman nating engagement,
Ito naman yung mga pangangailangan ng mga target reader. So, yung attitude natin ay pwedeng iangkop natin sa pangangailangan o pwedeng sila naman yung i-educate natin. So, kung meron silang sariling background bilang reader, ganito sila bilang reader, nasa sa inyo bilang tagasalin kung gusto nyo bang i-educate o palitan yung kanilang paniniwala na yon sa pagtipilit o pagbubura ng kanilang paniniwala sa pagtipilit ng mga biases nyo bilang isang tagasalin. O kayo ba ay mag-a-adjust sa kanila? Lalo pa kung ang inyong attitude ay tumutugma doon sa engagement ng inyong mga reader. So maganda kapag gano'n kasi talagang mabilis at balwalhati yung pagsasalin sapagkat nagkakasundo. Ngunit maaari ding maiba. Ngunit ang punto nitong ng teorya na ito, yung pagdedesisyon natin sa bawat isang salitang ating tinutumbasan, nanggagaling man tayo sa bias natin bilang tagasalin o isinasaalang-alang man natin yung kalikasan ng tatanggap ng ating salin, dyan na papasok yung interpersonal function na binabanggit ni Halliday o tinatawag din namang intruder function ni Halliday o interpersonal function itong si Monday. So, yung pagdedesisyon nyo, kayo man ay papabor sa pangangailangan o magpipilit ng sarili niyong prejudice bilang tagasalin, may politics pa rin kayong ginawa bilang tagasalin. Naging intruder pa rin kayo. Kaya pag kayo ay nagsasalin, lalo na kung kultural na pagsasalin ito, asahan na natin na may isang sektor na aalma. Ngunit nakadepende yung pagtugon natin sa sektor na iyon sa kung ano yung pinahahawakan natin bilang tagasalin at kung ano yung paliwanag natin doon. Depende nga sa ano yung pinaprioritize natin. Sabi nga ni Lotman, wala daw wika ang magpapatuloy kung walang kultura o kung hindi nakapaloob sa konteksto ng kultura. At wala din namang kultura na magpapatuloy kung hindi ito tumutungtong sa wika bilang kanyang pundasyon. Ibig itong sabihin, pag-ingat tayo bilang tagasalin ng kultura kasi kung may isang salita na loaded o merong kahulugang natatangi sa isang particular na kultura, nag-ooperate yung construct na iyon sa kulturang iyon lang. Kaya yung salitang iyon ang pinili ng pangkat na iyon para kumatawan sa kung ano man yung construct na iyon ng kanilang kultura. Halimbawa sa mga Indian, ang salita na, kunwari, may ginawa kang mabuti sa iyong kapwa at sa hinaharap, susuklian ka din daw ng kabutihan ng kapalaran. So ang salita nila para dyan sa retribution ay karma. So sa iyong kultura, halimbawa ayaw mong gamitin yung salitang karma na iyon na meron ng distinct meaning o may loaded ng kahulugan sa kanilang kultura, maaaring ito ay maiba o maaaring mawala yung ganda ng pagpapakahulugan ng kulturang iyon. Kaya ikaw bilang, tayo bilang mga tagasalin, lalo na kung ang salita ay specifically cultural, pag-isipan natin ang ating desisyon o ang ating intruder function. Ang salitang iyon ba ay papupusawin natin o pananatilihin ba natin sa original niyang gamit? At subukin natin ipaliwanag bakit. Pero ito ang maganda kasi mamaya makikita nyo, nabanggit kanina ng pahapyaw na ginawa Angeles yung foreignization at domestication ni Venuti. Ipaliliwanag ko yan ng mas masusi. Pag ba ang ating salin ay nagmula sa labas? Kasi kung mapapakinggan nyo yung kanyang examples at may sarili rin ako, may mga pasya minsan na pinapanatili niya ang salitang original doon sa kultura. Meron din naman pagkakataon na ibinabagay niya sa konteksto ng mga Pilipino bilang mambabasa. At may pagkakataon nga na wala siyang pinili sa dalawa. Kiniram niya sa iba pang wika. So, anong kaya sa mga yun ang tama? Kapag ba ang ating target audience ay Pilipino, dapat ba ibagay natin lahat sa kanila yung pagkakasalin? O kung ito ba ay, let's say, isang K-drama, halimbawa, isa subtitle niya ito, or idadab natin. Halimbawa, yung paggamit ng won bilang currency, dapat ba i-retain natin yung as won? Kasi, anyway, ito ay isang Korean series. Hindi naman Pilipino yan, very obvious. So, let's keep it as it is. Kung won ang currency, patatulihin na won pag dinab na natin. O i-convert ba natin sa piso? Ang maganda dito, ayon kay Geng, wala itong one size fits all na paraan. Hindi ko matagalab galing sa labas yung teksto at ipapasok natin dito sa loob, eh dapat maging tugma lahat 100% sa pangangailangan ng mga taga-loob. O di kaya kung ito ay nanggaling sa labas, kung wala sasabihin natin, ay hindi talagang kulturang, let's say, Pranses ito. At alam niyo naman kung gaano ka aray ang mga Pranses sa preservation ng kanilang kultura.
Kapag ang kanilang wika ay sinalita mo at mali ang iyong bigkas, pwede kang pagtaasan ng kilay. Pero sorry ko naranasan yan sa Paris sa ilang beses kong paglalakbay rito. O di kaya ang kanilang cuisine, kung ang mga Italiano nagagalit kapag ang kanilang pizza ay sinigitan yun ng pinya, huwag niyong gagawin yan sa mga Pranses kasi lagi nilang sasabihin, our cuisine is a UNESCO intangible heritage. So kung alam niyo yung mga UNESCO heritage site, idireklara ng UNESCO daw na ang French cuisine ay isang world heritage. Kaya dapat pag ito ay dinapastangan nyo, kunwari nag-innovate kayo at pinasukan nyo ito ng panlasang Pinoy, eh para mo na rin tinapunan ng pintura ang halimbawa ang San Agustin Church na isang UNESCO World Heritage Site. So paglapastangan ito sa isang pamanang sa isang kultural na pamana sa atin. So wala namang ganun kasi para kay Geng, walang one size fits all. Ito ay pwedeng magsalimbayan, pwede itong mag-adjust, isa itong kompromiso, lagi itong kompromiso. Case to case basis natin titingnan, dapat ba manaig dito yung foreign? Sige, let's retain the foreign. Ah, palagay ko dapat mas itugma ito sa pangangailangan ng domestic. So, i-domesticate natin. Isa itong negosasyon. Yun ang termino ng kanyang ginamit. So, yung critical points na binabanggit ko kanina, ito yung stumbling block. So, bawat decision. Misa kasi madaling magsalin pag walang mga critical decisions. Ibig sabihin, itong text na ito ay talagang nasa pangunawa mo. Tapos, very explicit yung requirements. Let's say, ang wika niyan ay yung casual lang. So, pag walang masyadong mga tuntunin, tuloy-tuloy yung pagsasalin. Ngunit minsan, pagka may mga konsiderasyon na dapat tayo maging sensitibo, katulad ng kultura, halimbawa, ang mga salita ay nagiging critical points. So, ibig sabihin ng critical point, ito ay mga elemento na bukod doon sa elemento na dapat panatilihin sa target text, tumutukoy din ang critical points dun sa mga magkakamon sa atin o mag-challenge sa atin na magbigay ng interpretasyon sa teksto o sa salitang ating pinutumbasan. At sa ilang bahagi, hinihingi pa nga nito yung malakihang intervention natin. Halimbawa na lang, may isang salita na yes, dapat i-retain natin ito sa foreign term niya. Kaya nang pag ito ay niretain ko as is, baka hindi ito maintindihan. So papasok yung intervention mo na magsisigit ka ng panlara, ng panuring. Halimbawa, kunwari, sabi sa original, nag-almusal ng roti ang pamilya ni Agni. Roti, isang uklase ng tinapay. So, pag isinalin ko, I mean, sa English, ang sabi niya, Agni's family had roti for breakfast. So, pag isinalin natin ito, kunwari, nag-almusal ng roti ang pamilya ni Agni. Period. Mukhang okay siya, pero baka yung mga mababasa natin, lalo na kung bata, lalo na kung hindi katulad ng international cuisine na i-encounter nila. Ba, sabi mo ang salitang siomay, at least may ideya sila kung ano yun. Pero ang roti, baka hindi ito parte ng arawang eskima ng isang bata. So bilang taga-salit, pwede ka mag-intervene, pwede mong ipasok, kunwari. Nag-almusal ng roti ang pamilya ni Agni. Either lagyan mo ng asterisk, halimbawa, tapos sa baba meron kang notes, translator's notes, o pwede doon mismo paraanan mo. Nag-almusal ng tinapay na roti ang pamilya ni Agni. Sa original, hindi naman niya sinabi na roti bread. Ang sabi lang niya, roti. Kasi sa konteksto nila, nagkakaintindihan na sila kung ano yung roti. They don't need to say it's a bread. Pero sa konteksto natin, ang roti ay hindi natin alam kung ano ito. So, kahit singitan mo ito ng salitang wala dun sa original, hindi naman natin masasabi na isa kang taksil na tagasalin. Kasi parte talaga ito, kung susundan natin yung sinasabi ni Monday, parte talaga yung malaki yung intervention ng pagdidesisyon natin bilang isang tagasalin. So ito na yung aking mga konsiderasyon. Ito na yung mga critical points. So binigyan ang definition ko kung ano yung mga critical points sa pagsasalin. At ito yung para sa akin personally. Muli, hindi ito empirical o isang batas na hindi mapasusubalian, kundi nakabatay lang ito sa akin bilang isang tagasalin. At katulad ng sinabi kanina ni Ginoong Angeles, napakagandang susunod na proyekto siguro bilang isang tagasalin yung iakda ito bilang isang academic paper para ma-review, ma-referee, at yung mga referee ay makapagbigay ng karagdagang puna at magkaroon ng validasyon itong mga sasabihin itong prinsipyo. So, unang critical point sa akin bilang tagasalin, paano ko ba huhulihin ang panlasang lokal? Kasi syempre, ito ay India, pero for Filipino readers. So, binili ng Adarna ang rights mula sa Kalandraka Press.
So sa pangalan pa lang, alam na nating Indian para sa mga Pilipinong mababasa. Bagamat magandang mapanatili natin yung foreign flavor, dapat syempre itugma natin sa mga Pilipinong mababasa. At mapalad ako kasi yung konteksto ng Agni at ang konteksto natin sa Pilipinas, lalo na sa mga kababayan natin nasa antas D at E o yung mga medyo may financial challenges o economic challenges, yung mga politically correct terms, ay maraming commonality. So hindi ako nahirapan. Kasi mahihirapan siguro ako bilang taga-Salin kung malayo yung kultura. Halimbawa, kung ito ay masyadong aristocratic, halimbawa, ang isinasalin ko ay mala Bridgerton, kunwari na ang konteksto ay dugong bughaw. At syempre, liban sa pagpapapicture sa mga palasyo sa Europa, wala na akong kontekstong dugong bughaw. Hindi ko alam ang protocols, let's say, ng kanilang personality development and social graces. Hindi ako familiar paano ba sila kumain. So, yung mga nuances na ganun sa kultura ay hindi ko mahuhuli. Hindi ko maipapangako na kaya kong matumbasa ng tapat bilang taga-Salin. Pero mapalad ako kasi yung Agni ay nasa classes D at E. So, dami ba naman ng bilang isang middle class na maraming inkwentro sa kababayan natin sa D at E sa marami kong pakikisalamuha sa pamamagitan ng mga community development activities. O di kaya sa napakaraming teleserye yung ating napanood. At syempre sa araw-araw nating pagtunghay sa buhay ng ating mga kababayan at pagtulong sa kanila, ay makikita natin yung parallelism. Kaya yung mga idioms, for example, mamaya makikita nyo yun, nahuli, kahit pa paano, masasabi ko na nahuli ko kung paano ito sasabihin ng isang bata na nasa ganong kalagayan, na nasa D at E, o naninirahan sa mga barong-barong specifically sa kaso ni Agni. Katulad dito, no, na sabi, with the other kids from nearby shacks. So ang shack ay isang uri ng bahay na luma o sabi na nating maliit o pinagtagpi-tagpi. So paano kaya natin ito isasalin? Sasabihin ba natin na ito ay isang halimbawa, kasi karaniwan, no, hindi ito yung salin ko, no, kundi ito lang yung naririnig ko sa iba. Karaniwan, sasabihin nila ang ganong mga bahay daw ay squatter. So pag yun yung salitang inilagay natin, yung mga nakatira doon sa squatter, kunwari, pag yun ang ginamit natin, yan yung sinasabi ko kaninang critical, ito na yung intruder function na pwedeng may umalmang isang sektor. Una, syempre, yun ay isang, para sa akin personally, nakakasugat sa damdamin yung paggamit ng ganong salita. Hindi lang ito politically incorrect, ito rin ay mapangutsa o mapangapi sa ganung gayong antas ng lipunan. Kaya sa halip na maipaintindi natin, kasi isa sa purposes o iskopo sa tong tekstong to, bukod sa ma-educate yung mga juvenile sa pagbasa, sa pamamagitan ng pagbasa, ay yung maipaintindi din sa kanila yung kalagayan ng mga nasa mabababang antas ng lipunan, upang antas ekonomiko, upang sila ay tumulong at hindi maging invisible sa kanila yung mga taong yon. Kasi paulit-ulit yung ginagamit na invisible. Kunwari, kaya nang kumakatok na bata sa atin sa kalye, tapos dire-diretso lang yung sasakyan natin, hindi natin binuksan ang bintana. O marami tayong biases katulad ng, naku, ito yung mga batang rugby na magbabasag ng salamin. So may mga ganun paminsan tayong hindi magandang label sa ating mga kababayan na sinisikap makapaghanap buhay para maitawid ang bawat araw. So, maging maingat tayo sa pagpili ng mga salita. Katulad itong shocks na pwedeng sabihin ng ibang insensitibo na squatter. That's, of course, no-no. Siguro pwede nating sabihin na barong-barong. Kalaro ang ibang bata sa mga kalapit na barong-barong para tukuyin yung kalagayang pisikal ng kanilang tahanan. Agni's mother works a lot. So, paano kaya natin ito sasabihin na may panlasang lokal? Kasi neutrally, siguro pwede natin itong isalin na trabaho ng trabaho ang nanay ni Agni. Pero yung salitang trabaho ng trabaho o gawa ng gawa o kilos ng kilos, o pwede rin namang maging very literal yung salin. Pwede natin sabihin, ang nanay ni Agni ay nagtatrabaho ng marami o nagtatrabaho ng gusto. So pwede natin ito mabigyan siguro ng panlasang lokal sa pag-brainstorm. Halimbawa, how do we describe working a lot? May mga idiom tayo para dyan. Pwede natin sabihin, todo kayon.
O pwede natin sabihin kayod kalabaw. Of course, ang unang instinct natin bilang taga-Saling, pag tinignan nyo, works a lot. Nagtatrabaho ng husto, nagtatrabaho ng marami. O pwede rin ulit-ulitin yung pandiwa, trabaho ng trabaho. Pero bakit hindi hulihin kung paano natin ito pwede sabihin sa ating kultura na talagang distinctly Filipino? Kasi I doubt kung ang metapora ng kalabaw ay ginagamit din sa ibang bansa. Pwede natin pag-aralan yan, baka sa agricultural countries, pero definitely sa ibang bansa like sa Europe. Para sa kanila, kabayo naman yung metapora ng isang trabaho ng trabaho, diba? Works like a horse. Pero sa atin, mas kalabaw, kayod kalabaw. Kasi makikita nyo ang kalabaw umaga pa lang. Bukod dun sa, ang hirap ng manual labor niya, let's say, tinatapakan niya ang lupa para tumulong sa paglinang nito, nasa gitna din siya ng mainit na sikat ng araw at hindi siya nagre-reklamo. At baka gutom pa kasi, syempre, hindi, walang tubig siguro sa lugar na iyon o kung meron mang putikan. So, mamaya pa siya makakainom ulit. So, pero wala siyang reklamo, napakasipag niya. Kaya, kayod kalabaw, pwede nating gamitin niya. It seems like there is always some celebration at Mrs. Sharma's house. So, ano kaya maipanunumbas natin sa celebration na may panlasang lokal? Halimbawa, pwede natin itong isalin instinctively na it seems like there is always some celebration o tila, o kaya parang laging may pagdiriwang. Pagdiriwang bang itutumbas natin? Ano kaya yung salita na may kultura agad? I mean, sa kultura natin, may ideya agad ng kasiyahan, bumabahang pagkain. Kasi yung celebration dito, ang tinutukoy, yung bumabahang pagkain, merong kasiyahan, like kasayang tugtugan, merong mga confetti halimbawa, o mga lobo, mga party hat. So ano kayang ano to? Sa kultura natin, siguro pwedeng birthday. Kasi yun, sa iba't iba natin mga selebrasyon, yun yung masagana. Marami tayong mga selebrasyon. Meron tayong, let's say, meron tayong kasalan, halimbawa. Pero palagi ko yung birthday talagang masaya. Pwede sigurong ipanumbas yun. Pero ang tinumbas ko dyan ay pista. Para lagi may pista. Kasi pag sinabi nating pista, buhos na yon. Diba? Kahit kasi Rizal, pinupuna yung di magandang ugali natin sa kulturang Pinoy na kasi hodang mangutang ka, malubog ka, basta bumabahan ng pagkain sa particular okasyon na iyon. Ang mga taga-Maynila darating, papasukin sa tahanan, wala dapat maipintas. So, ang pinakamasasarap na alak, sa pista natin ginagawa yan. Yung once in a year celebration na yun na ina-anticipate talaga natin na buhos, diba? At yung house, bakit bahay yung ipinanumbas? We can call it a home or rather a tahanan, pwede nating tawaging tahanan ito, pero bakit bahay ang ginamit? Kasi kung titignan natin yung konteksto nitong pag-uusap at nung nobela na rin sa pangkalahatan na parallel din sa ating karanasan dito, inilalarawan ni Agni na si Mrs. Sharma ay maraming pagkain, mayroong sugpo o prawn, mayroong mga tupa, mayroong sa kanila yung lamb na inihaw ay kinakain nila, pero invisible yung tingin ni Mrs. Sharma kay sa nanay ni Agni. Katunayan pag, halimbawa, kasi yung nanay ni Agni ay parang helper o kasambahay na umaga lang nagtatrabaho. So darating ng alas 8, magtatrabaho buong araw, tapos aalis na ng gabi. Pero nagpapaalam daw yung nanay niya, kung sasabihin, mauna na po ako, Mrs. Sharma. Pati yun, yung salita mauna kasi yung salitang ginagamit doon ay goodbye, di ba? Pero sa atin, hindi natin sinasabing paalam po. Hindi naman tayo nagpapaalam na gano'n sa kultura natin. Ang sinasabi natin, mauna na po kami. Diba? O sa ibang lalawigan nga, yayaon na po kami. So kung nagkataong kontekstong lalawigan nito, ang target audience ay isang particular na probinsya, baka yung yayao pwede. Pero yung kay Miss Sharma ay para daw wala silang puso in a way kasi pag nagpapaalam daw yung nanay ni Agi, ni hindi man lang nililingon ni Mrs. Sharma. Ni hindi man lang siya sumasagot ng, sige, ingat kayo ha. Kasi sa atin sa kultura, di ba? Kultura natin, ganun, di ba? Pag sumagot, sige, ingat kayo. Di ba? Pero sa kanila, hindi daw tinitignan. Kaya, hindi ito tahanan. Kasi ang tahanan sa kultura natin, mas ina-associate natin sa isang espasyo na may sense of family. May pagmamahalan, may malasakit. Pero kung ang amo mo ay hindi tumitingin, pag nagpapaalam ka, bahay lang yun. Kasi pag bahay sa atin, bato. Pero yung paliwanag na yun ay, syempre, sa kultura lang natin.
Ito, mga isda. And also, the gilt-tailed, the salmon, the sea bass. Masarap din ang canoping, ang salmon, ang apaha. So, subukin nating hanapan ng katutubong katumbas sa mga isda na ito. Pero nasa sa inyo, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, isa siyang desisyon. Kasi may dalawang perspective dyan, eh. Pwedeng, we can retain the English para mapanatili yung aristokrasiya o yung pagiging mamahali ng mga isdang ito. Kasi mga isda ito na inihahanda raw doon sa tahanan ni Mrs. Ito yung mga isda na inihahanda kapag meron silang spring festival. So, pag spring festival lang sila nakakakita ng ganito mga isda. So, kaya ko pala siya isinalin dahil sa konteksto to ni na Agnin bilang mga mahihirap na kumakain ng masasarap kapag isda. Pero kay Mrs. Sharma, baka pwede nating i-retain yung English term kasi kailangan nating panatilihin yung distansya na tayo bilang mga karaniwang mamamayan o masa. Hindi natin na alam natin yung pangalan pero hindi natin siya nararanasan. Hindi natin nakakain. Kaya tuloy, let's keep it at that distance. Kasi kapag pinanatili natin sa salitang English, pinanatili natin yung distansya natin sa konsepto na yun. Kasi kung sakaling yan ay nararanasan natin, baka may lokal na tayo mga tawag dyan. Halimbawa, yung sa kanin, pag sinabi natin California Maki, we keep it at California Maki kasi hindi naman lahat nakakakain ng California Maki kahit meron itong kanin. Pero yung, halimbawa, yung tutong, yung bahaw, natumbasan na natin yan kasi nararanasan natin yan. I think ito yung panghuli kong example. The lady who sold them told Ma that she offered 2 for the price of 1. So pwedeng instinctively isali natin to ng kung paano natin nakikita katulad ng sabi ng babae, kunwari, na nagtinda kay, na nagbenta kay Ma, na inaalok niya ito ng presyo ng isa para sa dalawa. So pwedeng ganoon natin siya isalin, no? Pero sa kultura natin, may napaka-pamilyar tayo konsepto na yung iyon na iyon yun. At ito ay yung buy one, take one. At may tawag tayo sa nagtitinda. We don't call her lady. Ali ang tawag natin, di ba? At isa palengke o kaya manang. Kahit sa kulturang Ilocano, pag sinabi nating manang, it's as simple as nakakatandang kapatid na babae o ate. Pero sa atin, manang, ali, sabi ng aling nagtitinda, buy one, take one daw ang mga isda. Kasi isda yung binibenta dyan. Diba? Buy one, take one. Kultura natin yan. Pero, hindi lagi nating tutumbasan. Kasi, kapag ito ay nag-exist sa parehong kultura o sa shared culture natin, i-retain natin yon. Halimbawa, yung Mrs. Sharma, ito ba ay isasalid ko ng ginang Sharma? Sa atin, talagang tinatawag natin yung mga mayayaman na nagpapatrabaho sa atin. Minsan nga, tinatawag natin doon, di ba? O doon niya. Although, yung kulturang yun, I think, mas panghasyenda. Pero sa pangkaraniwang mga nakakaangat, kasi si Mrs. Sharma, di naman siya talaga yung sobrang yaman, kundi nakakaangat lang. So, pwede natin siyang tawagin Mrs., di ba? Uy, nagpunta kami doon kay Mr. Uy, si Mr. Chua, nagpapa, di ba? Kapag Pasko, di ba, sa amin, na maririnig ko yan. Uy, may pa-aginaldo doon kay Mr. Chua, pumila kayo. So, yung Mr. ay itinatawag natin sa medyo nakakaangat. Kapag pinalitan natin ng Ginoo, Gina, nagbabago na din yung feel o yung pakaramdam. Nagiging parang mas, for me, parang individually, ang tingin ko nga dun, parang guro, isa siyang teacher sa Filipino. Parang mas doon natin naririnig. Pero pag yung mga mayayaman. So domestication versus foreignization, isang mabilis lang para sa mga hindi masyado pamilyar sa mga terminong yun. Ipinasok ko ito kasi nabanggit kanina ni Ginoong Angeles. Kapag nagdo-domesticate tayo ayon kay Benuti, inilalapit at inilalapat natin ang teksto sa konteksto ng mga mambabasa sa higit na preference o pagpili ng mga salitang higit na pamilyar sa kanila kaysa doon sa mga terminong banyaga. Halimbawa, ito kay Gagito. Isa pa sa mga paborito kong K-drama. So, una kong narinig tong termino na ito nung pinapanood ko yung Love in the Moonlight ni Park Bo-gum. So, tinatawag nila yung prinsipe na Seja! So, tawag nila ito. Pati nga yung tono na yun, it's cultural. Kung paano mo siya dapat tatawagin. May bagal. Hindi siya bastang Seja! Seja! So, mayroong pagtawag na ganun. Sa kanila, tinatawag nilang Wang Seja o Seja yung title para sa Your Royal Highness na prinsipe.
Pero sa atin, pag narinig yung dinabto, di ba, pakinggan nyo yung 100 Days My Prince ni Dukso, na mala Love in the Moonlight din yung kwento, hindi mo doon maririnig at tinatawag siyang sedya, kundi prinsipe, mahal na prinsipe, o di kaya kamahalan. Kasi ito na yung mas familiar sa atin. Dahil tayo ay nasakop din naman ng isang monarkiya ng Espanya, kaya lang, ang nadala nila sa atin, yung mga termino nila sa monarchy na Europeo, which is yung reyna, hari, prinsipe, o rey, di ba? Ikalawa, paano naman natin palantayin ang panlasang dayuhan? Kasi nga sabi ko sa inyo, it's always, sorry, dapat dito sa kabilang slide. So, tawag nila sa kanilang tatay dito sa India ay Baba. So, let's retain that. Dito para sa panlasang dayuhan. So, yung pagdedesisyon kung ito ba ay gagamitan ng foreign or domestic term, it's always a decision, di ba? Kailangan mo siyang pag-isipan kung kailan siya babagay, case to case, hindi siya panlahat. So in this case, kailan tayo magde-decide na yung particular na mga unit ay dapat panatilihin sa kanyang dayuhang flavor? Halimbawa ito, no? Of course, Baba, a little bit of money. Yung Baba ay yung panawag niya sa kanyang tatay. Ba't hindi ko ito sinali ng, syempre naman tayo, kaunting pera. Pwede siya actually yung dalawa. Pwede kung gusto niya talaga, Thai, o di kaya, ano ba yung mga medyo D&E na panawag natin? Kasi pag sinabi nating daddy, of course, maaaring hindi ito realistic. Dad. So baka pa, o di kaya Thai, di ba, ang panawag. Pero, nag-desisyon ako personally, at paninindigan ko to, na panatilihin yung Baba para ma-educate ko yung mga babasa nito. So kumbaga is focus na to, na ma-immerse sila ng konti sa kulturang Indian. So sa kulturang Indian ay ganito yung kanilang panawag. Most of them were actors in Bollywood films. So pinalitan ko ba ito? Kunwari, pinalitan ko ba ito ng Star Cinema? O di kayo ng Regal na mas familiar sa ating mga mambabasa? Niretain ko. Karamihan sa kanila yung maate sa mga pelikulang Bollywood. If Baba has got milk, they all take a little of it and eat rice and some hot piece of roti. Pag nakakuha ng gata si Baba, hati-hati na sila rito. Kakain sila ng kanin at ng kaparasong mainit na roti. That same day, after seeing the Haji Ali Mosque, they also visited the temple of Mahalakshmi, which is named such because its main goddess is Lakshmi, Lady of Fortune and Beauty. Noong araw ring yun, patapos pasyalan ang mosque ng Haji Ali, binisita nila ang templo ng Mahalakshmi. Ganun ang tawag dito dahil ipinangalan ito kay Lakshmi, ang diyosa ng mabuting kapalaran at kagandahan. So, foreignization naman, pinanatili natin ang mga terminong kultural ng source language na espesipiko sa kanila. So kung ito ay wala sa kultura natin, halimbawa, si Lakshmi, ang industriya ng Bollywood bilang pop culture business ng filmmaking sa kanila, wala tayong mga ganong konsepto. So panatilihin natin. Kasi pag pinalitan natin ng akala natin malapit na katumbas, eh baka, sabi nga kanina, di ba, sa panimulang teorya, may mga kultura na nakakulong sa isang salita. Kaya pag yung salitang yung pinalitan natin, yung kultura na nakakulong doon ay naglago na rin. Kaya yung kulturang Bollywood, pag yun ay pinalitan natin ng Regal o di kaya Star Cinema, sa ating cultural din yun. Alam ba, pag sinabi mong Star Cinema movie, parang merong connotation na ito yung mga sampusang perang pelikula na pagpapakilig at very commercial, ang habol ay talagang limpak-limpak na salapi, with all due respect sa Star Cinema, dahil ito ay live broadcasted, that's my personal opinion. So, ito ay may iba ding kahulugan sa ating kultura. Iba din yung ibig sabihin sa kanila ng Bollywood na hindi natin basta pwedeng tumbasan nung sa atin dito sa Pilipinas. Halimbawa nga ito, no? Ma put on her special sari. Napasuot si ma ng special niyang sari. So, ang sari dito ay isang klase ng damit na distinct o unique sa kanilang kultura. So, ito ay isang damit na hindi natin basang pwedeng tumbasan ng saya, halimbawa, barot saya. Kasi parang feeling natin, ay hindi maiitindihan tong sari. Siguro dapat palitan natin ito ng barot saya. Maaring maiba yung pag-intindi natin. So, the bad part is the walk back home. That's when ito ikatlong tanong, paano naman ang tumbasan ng matataling hagang pahayag? Party na talaki ito ni Ginoong Angeles. The bad part is the walk back home. That's when it becomes difficult. Really difficult.
sa kultura natin, paano kaya natin pwede tumbasan yung talinghaga na yun ng hirap? Sa atin, pwede maging natapura ito ng parusa. Kasi ang tinutukoy niya dito, yung pag-iigib. Kasi sabi niya, papunta sa poso, okay lang. Pero pa-uwi, patay siya kasi puno na yung timba at ang layo ng bahay nila ilang bloke. Kaya bit-bit niya yun at dapat hindi siya daw malingat. Kasi pag nalingat siya, baka tumapo na yung tubig at umuwi siyang wala nang laban yung timba. So yun yung hirap ng kanyang buhay. Kaya I think ang magandang metapora dyan ay yung parusa. Parusa. Yun ang talagang parusa. Matinding parusa. Okay? And they stood still. Ano kaya magandang panumbas dyan? Napako sila sa pagkakatayo. Of course, pwede nating simpleng tumbasan niya ng hindi na sila nakagalaw sa pagkakatayo o nanatili na lang sila nakatayo. Pero pwede naman natin gawing creative ang pagkakasali, lalo pat ito isang creative work, isa itong fiction. Napako sila sa pagkakatayo. And sometimes, he allows himself to sleep. Tutumbasan ba natin to ng hinihele niya ang kanyang sarili hanggang makatulog? I think masyadong masalita yun. Not to mention, very unnatural. Simple lang, at minsan nagpapaantok si Agni. Kasi sabi nga ni Nabatnag at Petra, may tatlong klase ng pagtutumbas sa idioma. Pwedeng kung may eksakto kayong katumbas, halimbawa yung iron fist, sa atin talaga kamay na bakal yan, check yun, pwede nyo siyang tumbasan. Ng kung ano yung literal, yung kapareho niyang salita. Kamay na bakal, iron fist, pareho. Okay. Tapos, ikalawa, kung meron itong ibang katumbas, pero same meaning, pwede yun. Kunwari, still wet behind the ears. Pero sa atin, ang katumbas ay may gatas pa sa labi. So, magkaiba yung ginamit na metaphor. Pero pareho sila na ibig sabihin. Isang salat pa sa karanasan. At ikatlo, kung wala tayong idiomatic counterpart, pwede natin simpleng ibigay na lang yung kahulugan. So, yung lulls himself to sleep, baka hindi ako makaisip ng idiomatic na panumbas ng panahon na iyon, kasi simple ko lang sinabi, nagpapaantok. Ito, it is not good to be poor. So sabi ni Agni to, no, parang dumaing na siya, sabi niya, it's not good to be poor. Paano ko ito tinumbasan? Isasalit ko ba ito na di magandang maging mahirap? Parang mapangutsa yun. So dapat siguro, yung ginagamit na nating matalinghagang pahayag sa kultura natin, mahirap maging mahirap. Tapos, endure the daily long. At panghuli, ito yung fourth critical point ko. Paano natin naayusin yung istruktura? Kung napansin nyo kanina, may mga salita na isang pakukusap lang sa original pero ginawa kong dalawang putol sa salim. Ito ay kapag medyo magiging masyado na siyang masalita sa ating kultura na pag binasa ng estudyante, ng reader, lalo na kung bata ito, baka maligaw na siya along the way kung paano niya ito iintindihin. So may pagkakataon na pinapayagan yun. Intervention natin yun. Putulin yung salita. Ayun yung pangungusap. So sa kasong ito, endure the daily long queues to fetch water. Pumila ng pagkahaba-haba, makaigib lang. So sa kanilang istruktura, wala sila ng mga tinatawag na enclitic. Diba? Hindi naman niya nilagyan ng lang yung original. Endure the daily long queues to fetch water. Hindi niya ito minamaliit. Pero sa akin, nilagyan ko ng lang. Kasi gusto kong ipakita yung contrast na ang haba ng pinila mo, tapos ang purpose mo lang sa pagpila mo yun ay isang timbang tubig lang. So yung enclitic na yun ay I think lalong makaka-emphasize tong hirap na kanyang pinagdaraanan. O di kaya sa atin sa expressions, yung because. Yung because ay hindi naman kailangan tumbasan ng dahil. Pwede naman halimbawa, paano ba naman? Di ba minsan ginagamit natin yung salitang yun. Tsaka tignan nyo to, the green plastic bucket. Ang panumbas talaga dito structurally ay berdeng plastic na timba. So bakit dito ang salin ko lang timbang berde? Ba't meron akong tinanggal o dinrap? Inalis ko yung salitang plastic. Kasi sa atin, lahat naman ng timba ay plastic. Pero sa ibang kultura kasi, merong timba na kahoy. Ano ba yung mga Goldilocks and the Three Bears? Nung kunwari, nag-igib siya. Pagka tinignan mo yung timbang yon, hindi naman siya plastic na timba. Minsan ito ay metal, minsan ito ay kahoy, mga yayamanin yung mga timba doon. Pero sa atin, di ba, minsan nga ay ano pa, oro ka, nalimbawa. When they pause for lunch break at noon, masyadong masalita yan, sasabihin ba natin, humihinto sila sa pananghalian ng tanghali, di ba, redundant? You can simply say kapag nananghalian sila. Why? Because ang ating structure, maswerte. Meron tayong kapangyarihan maglapi. Meron tayong, sa Filipino, yung isang salita,
paglaruan mo lang yung panlapingan, pwede mo nang bago-baguhin yung kahulugan. So, hindi natin kailangan maging masalita. Isa yan sa bentahin natin sa English. Halimbawa, sa English, kailangan mo pang sabihin yung kompletong fragment na visit to the market. Sasabihin ba natin yan na bumisita sa palengke o dumayo sa palengke? Sa atin, yung palengke, pwede mong latian ng pang. Halimbawa, pamamalengke. O yun na, isa na siyang verb. Diba? At ito ang aking pagtatapos. Una, wag nating maliitin ang bata. Natatandaan ko kanina na banggit sa aking introduction yung pagiging fellow ko ng Paliang Rogelio Sikat. Tanda-tanda ko nung ako'y naging fellow niyan ang sinabi ni Dr. Eugene Evasco na isa sa mga otoridad ng ating bansa pagdating sa pagsulat ng paratikang pambata. So, wag nating maliitin ang bata. Hindi ko bata yung audience ay lagi tayong matatakot na naku baka itong sali na to ay wala sa kanilang pangunawa. Hindi kayo naku baka masyadong ma... yung ideya na to baka hindi pa to within the grasp of a particular age gap. Pwedeng i-consider yon paminsan-minsan. Ngunit, wag natin laging gawing one tier lower o ibaba yung trato natin sa isang teksto dahil sa takot natin na hindi pa ito matalino. In fact, sabi ni Dr. Batnag minsan sa isang kaswal naming usapan na bakit ba lagi tayong umaasa sa mga paghahawa ng sagabal? Laging kailangan ibigay yung mga kahulugan ng mga salitang malalaking. Eh, pwede naman nating i-challenge ang mga bata na manaliksik. Halimbawa, kumuha ng diksyonaryo para intact yung skill na iyon na, o di ba alam yung kahulugan yan, o sige, kuha ka ng diksyonaryo. Hindi yung lagi natin silang ini-spoon feed. Di ba? Sa pagsasari ng isang dayuhang akda, hindi one size fits all o absolute rule na pag ipapasok sa isang bansa, dapat i-domesticate. O di kaya kung ilalabas for the consumption of foreign audience ay i-foreignize. Case-to-case basis ito. At lagi rin tayo makipagkasundo sa nagpapasalin tungkol sa magiging pamantayan ng salin. Kasi madaming justification sa pagsasalin. Pero minsan, may isang sektor na pwedeng masalin. Halimbawa, may binasa ako, queer translation naman to, no? Ang salin, ang original na ginamit niya ay people with HIV. Pero nung sinalin ito sa Ruso, dahil yung kulturang yun ay medyo makalalaki, hindi sila bukas sa mga ideyang parehong kasarian, pinalitan yung term at nung tinumbas, naging HIV carrier. So, iba yung people with HIV at yung HIV carrier. Pareho sila na merong may sakit yung tao, pero yung rendering ng salita sa isa ay parang mapangut siya. Samantalang sa isa ay mas proactive o parang mas empathetic dun sa mga tao na may ganitong kalagayan. So isipin din natin yan kasi maraming iba't ibang kultura na pwedeng makabasa ng ating sarin na magbigay ng violenting reaction sa gagawin nating pagtutumbas kung hindi natin ito maingat na pag-iisipan. Hanggang dun lamang at kung meron tayong mga tanong ay pwede nyo akong email sa acreyes@ust.edu.ph. Maraming salamat at magandang gabi.